Ang balita ko pa, dahil ako naman po ay galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, a-approvean na raw yan sa plenaryo. Yung kay Abante Resolution. Ewan ko nga bakit biglang minadali? May natanggap umanong impormasyon si dating Presidential Spokesman Attorney Harry Roque na a-approbahan ng Kamara ang resolusyon na inihain ni Representative Bienvenido Abante para makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Layon umano nitong usigin ang mag-amang Duterte at mawala sa politika. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang bibisara, abay susuportahan naman nilang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay bibisara. Naniniwala din si Roque na abogado rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may basbas ni House Speaker Martin Romualdez ang mga anti-Duterte campaign. Walaan niyang anumang kontrobersiya sa Kamara na walang pahintulot nito. Wala pong nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Parang Diyos po talaga ang Speaker sa House, lalong-lalo na kapag budget season. Nagtaka na rin si Roque bakit tila nagbago na ang tono ng pananalita ni Justice Secretary Crispin Rimulya at sinabing gusto nilang pag-aralan ang House Resolution. Ito ngayon na maging basehan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Rimulya na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidenteng hindi na makikipagtulungan. Sa pahayag ni Rimulya, kailangan ng masusing pag-aaral ang issue dahil hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Samantala, isang panibagong resolusyon ang inihain sa Kamara ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman upang hikayatin ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa isa sa gawang investigasyon ng ICC hinggil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, panawagan ni Roque sa mga dati niyang kasamahan sa Kamara na ang dapat nilang pakinggan ay ang Pangulo. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Ilang beses nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makipagtulungan ang Pilipinas matapos itong kumalas noong 2019. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.